Magandang araw, Auto Buyers. Alfred Mendoza po. At narito tayo ngayon para magtampok na naman ang isang sasakyan sa ating LLKP. Labas, loob, kaligtasan at pagganap ng isang sasakyan. At ang sasakyang ating itinatampok ngayon ay walang iba kundi ang 2020 Geely Azcara Luxury. Simulan na natin. Okay mga auto buyers, dito na tayo magsimula sa harap. Okay? Labas muna sa harap. At ang kulay ng Azcara na ating itinatampok ngayon ay kulay blue. Ganun ho kasimple ang kulay ng Geely. Kulay blue. Okay? So dito sa harap, mapapansin natin kaagad dito. Okay? Mapapansin natin siya sa harap na dito ang kanyang daytime running lamps. No? Ito, itong linyang to. Yan, yung daytime running lamps. Okay, LED ang headlights. Mas maganda ang green. Elegante. Okay, nakikita natin dyan sa gitna ang Geely na logo or badge. Simpleng-simple. Pero nakalagay din dyan sa baba ng grill ng logo na yan ay ang kanyang camera. Apat yung camera para sa 360 degree view monitor. Okay? Tapos, ang bumper niya, makikita natin. Simple lang ang kombinasyon. Tilak, blue, at itim. Okay, hindi magulo, tatlong kulay ang ating nakikita dito sa harapan. Okay? Walang fog lamps itong si Azcara. Kasi sa totoo lang, malakas talaga yung headlamps niya. Okay? Malakas yung LED headlamps ni Azcara. Ayan. Okay? Ngayon, dito na tayo sa gilid. Dito sa gawing tagiliran ng Azcara, makikita natin yung profile na hahawig dun sa cool ray. Pero kapansin-pansin dito ay ang kanyang laki. Malaki ang Azcara kung ikukumpara nyo sa cool ray, no? Dito pa lang sa tindig niya, mas mataas, okay? Pero meron din siya nung itim na molding, no? Diyan sa may dito, diyan sa part na yan, no? Yung sa taas ng wheel well, okay? Hanggang doon sa likod. Tapos may nakapalaman na pilak sa gitna, okay? Ang sukat ng mga goma ng Azcara ay 18 pulgada, okay? Yan, maganda yung mags, okay? Satin yung finish. Tapos, ang Azcara din na tinatampok natin ngayon, okay, yung luxury model, ay isang all-wheel drive, no? Dito sa tagiliran, makikita natin na malinis ang disenyo. Again, very European ang design. Tapos, medyo may kataasan kasi nga all-wheel drive. In fact, merong all-wheel drive mode. Pero mapapansin din natin na yung approach angle niya dito sa harapan ng sasakyan, ito yan, eh hindi ganong mataas. So hindi naman talaga to pang off-roading. Pero ang maganda dito, all-wheel drive. So mas madaling makontrol ang sasakyan, no? Especially in conditions na medyo madulas yung kalsada. Dito rin sa tagiliran, makikita natin ang fuel cap nandito, no? Andyan yung ano, yung lalagyan ng gasolina. Tapos, very important to note, 4-wheel disc brakes din ang Azcara Luxury. Dito rin sa tagiliran, mapapansin natin na ang antena ng Azcara para sa kanyang infotainment system o radyo ay shark fin. Yun, no? Shark fin antena. Yun, okay? Dun, shark fin antena. Bukasan ng mga pinto, body color, kulay blue din, na nababalot ng dekorasyon na pilak or nikelado. Okay? Chrome. Side mirror, mounted LED turn lamps, power folding din ang side mirrors. Punta naman tayo sa likod. Hanggang dito sa likod, consistent ang Azcara. Malinis ang disenyo, tuloy-tuloy. Elementong tatlong kulay, itim, pilak at blue. At matatagpuan din natin dito sa likuran ang kanyang rear fog. Okay? Dalawa ang kanyang rear fog. Okay? Nasa pinakababang bahagi ng, ano, ng bumper. Tapos, twin exhaust pipes, no? Hindi po yan dekorasyon, totoong exhaust pipes yan, no? So yan, makikita nyo dyan sa loob, naandyan ang tambucho. Magkabilang dulo, kaliwat kanan. Tapos, ang backup light, katabi ng rear fog, no? Ito yung mga backup light niya, okay? Tapos may badging din dito sa likod, nakalagay dyan, 4-wheel drive. Pag nakita nyo yung 4-wheel drive, ibig sabihin luxury model siya. At ang pangalang Azcara. Dito rin sa likod, matatagpuan natin na meron siyang paborito kong bahagi sa likuran, no? Meron siyang wiper. Gustong-gusto ko yung mga may wiper sa likod kasi nakakadagdag yan sa visibility, lalo na kapag umuulan.
Dito rin sa likod, mapapansin natin na may third brake lamp, okay, mounted dun sa spoiler. At may spoiler ang luxury model. At magandang pagkaka-execute. Halos hindi mo mapansin na may spoiler. So yan ang Geely Azkara, okay, na luxury model, all-wheel drive. Pag nakita nyo may 4WD sa likod, luxury model yon. At ang luxury model ay isang mild hybrid. Mamaya sa usapang pagganap, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa ano nga ba ang mild hybrid dito sa Azkara, diba? Okay mga auto buyers, usapang loob na. No? Dito na tayo sa loob ng Azkara. Kapansin-pansin, maganda ang kulay ng mga upuan kasi balat. Bagay na bagay sa kulay, blue, tapos brown yung leather, no? Napa leather. Yun ang loob ditong Azkara na luxury. Ngayon, anong mapapansin dito? Bukod sa magandang interior finish, okay, or materials used in the interior, no? Ano pa ang mapapansin natin dito? Of course, malaki ang kanyang moonroof, okay, at sunroof. Isa na yun, no? Tapos, very premium ang feel pagpasok nyo dito, no? Kasi nga, yung materials talaga na ginamit, no? So, yan, pag-akit or pagbaba ng mga headrest, very, very premium, no? Yung design at saka yung material used. Bukod dyan, sa napa-interior, mapapansin din natin dito na laki ng infotainment screen. Gaano kalaki? 12.3 inches yung laki, no? So, ganyang kalaki, no? Meron siyang analog clock, supposedly. Okay? Tapos, marami kang makikita dito, no? Connectivity, multimedia player, okay? Phone settings, nandyan. Easy connection, no? So, itong pinaka-highlight niyan, ang 360 degree view camera niya, no? So, yung camera na yun, makikita mo, 3D view, okay? So, sa dami ng angulo na pwede mong makita dito, no? Harap, okay? So, yan yung isa sa mga highlight nito, eh. Yung panoramic camera, 3D, 2D, tapos interchangeable kung anong camera gusto mo, anong viewing angle ang gusto mo makita. Mayroon ding multiple views, no? So, yan ang isa sa mga highlight, no? Yung paki-clarify na lang po, no? Kung may Android Auto at Apple CarPlay to. Mukha pang may Android Auto at Apple CarPlay. Tingnan natin, no? Bluetooth music, USB music. We are not sure. Aruin na lang natin kung may Android Auto or Apple CarPlay. Dito rin sa baba ng infotainment system, nandiyan yung pang-control ng aircon modes, no? Ang air conditioning system ng Azkara ay dual zone, no? Pwedeng hatiin sa kaliwa't kanan yung air conditioning, no, yung temperature kung gusto mo na i-off sync mo. So mas mainit dito, mas malamig sa kabila, or mainit sa kabila, malamig dun dito. So dual zone. Bukod dyan, nakikita natin, okay, parang talagang cockpit ka ng isang plane dito sa loob, eh, within reach. Okay, ito ang kanyang cambio, no, very easy to control again, no, you just hatakin mo lang papalapit sa'yo para mag plus and minus sa shifting, no? Pwede mong i-override yung automatic transmission para ikaw mismo ang kumambyo. Tapos nandito lahat, pwede mo yung off-wheel traction control, hill descent, parking aids, yung sounds, at pwede mong i-360 ka agad kung kailangan mo makita talaga paano ka nagmamaniobra, no? Just at the press of a button, yun yung button na yan. Tsaka nandito yung drive mode selector. Mapansin natin dun sa infotainment screen kung sport, kung comfort, okay, eco, sport, okay, at off-road, no? So, dyan mo mapipili yung drive mode selector, no? Katabi nitong auto brake hold at saka electronic parking. Bukod dyan, meron din siyang 7-inch na gauge cluster na digital. So, dyan mo makikita lahat ng information about the vehicle, no? Mapapansin mo yan dito, no? Kunyari, trip meter, okay, the average fuel for the trip, average fuel consumption, city driving 6.7 liters per kilometers per liter. Okay, range 230
with a little over half the tank left. Of course, that will vary depending on your driving habits, okay, at saka yung road conditions. So, yun yung ano, yan yung mapapansin natin, no? Very, very modern ang design. Very clean, okay? Yes, it's modern, but it's very clean, okay? Tapos, sa manibela, D-type ang steering wheel, okay? Flat bottom, okay? Left is used to answer calls, cruise control, okay? Dito yan natin makikita sa kaliwa. Sa kanan naman, sa gawing kanan, ang ma-adjust naman natin dito, okay? Is music, okay, audio control sa music, okay, tapos ang kanyang adaptive cruise control tsaka lane keeping assist, no, marami ring mga ibang safety features to, no, we could explore more of that with a long term test drive. So yan yung automatic pagpasok mo, maganda yung interior, maganda talaga yung loob, materials used pa lang. Tapos napansin ko dito, okay, lahat ng ilaw sa interior are LED. Okay? May vanity mirror sa parehong visor, di ba, at kanan, LED rin. Okay? So, maganda. Pag binuksan mo yung ilaw sa cabin, very nice. Maganda yung pagkakabalanse. Tapos dito sa taas, bukod sa control ng moonroof at sunroof, papansin natin may lalagyan dito ng glasses. Ang kanyang rear view mirror, auto dimming na. So, hindi ka masisilaw sakaling may naka-bright sa likod mo. Okay? Tapos, sa pang detalye dito, meron siyang center speaker. Okay? Nandiyan sa gitna ng dashboard. Dito rin sa likuran ng rear view mirror, makikita ang additional cameras para sa kanyang mga safety tools, no, tulad ng adaptive cruise control. Okay, bukod dun sa camera na nakalagay sa ilalim ng emblem sa harapan ng sasakyan, ang hinahouse nito ay mga cameras, okay, para sa mga karagdagan niyang sistemang pangkaligtasan. So yan, no, the Geely Azkara is a 5-seater, okay, na all-wheel drive SUV, particularly itong luxury model, no. Ito ang distance ko pag nakasakay ako dito, no. Yan ang knee room ko, okay? Tapos ito naman ang aking headroom para makita nyo. Punta tayo sa likod para magka-idea kayo kung anong itsura ng 6-footer, no. Ito yung adjustment ko, no, pag ako yung nagmamaneho. Bago rin pala tayo lumipat sa likod, pakita ko lang din sa inyo na may grab handle din para dito. Okay? Dalawa yung grab handle. Tig-isa ang bawat isang pasahero. Okay? Tapos bukod sa grab handle na yun sa gitnang center console, may dalawang cup holder siya dito. Tapos malaki rin yung compartment sa gitna. Okay? Additional compartment pa siya sa gitna. Of course, napa-leather. Okay, sakay tayo sa likod. Makita nyo mga auto buyers. Okay? Okay, so dito tayo sa likod, no? Yan ang itsura naman ng 6-footer. Yan ang knee room ko. Para magka-idea kayo. Maluwag pa dito sa likod, no? Dito sa likod, matatagpuan din natin dito. Okay? Bukod sa very spacious yung likuran at malaki yung bintana. Mabubukas ba ng todo yung bintana? Tingnan nga natin. Yes! Okay, walang natitira na salamin. Malaki yung bintana. Okay? Tapos, buong buo. Walang hati. Yung parang quarter glass nandun sa gawing likuran pa. Dito sa likod, mapapansin din natin, okay, mga auto-buyers, na may grab handle at merong map light. May sarili kang ilaw dito sa likod. Tapos, may sabitan din. Okay? Malinis. Maganda yung materials. Okay? Meron ding bulsa pati bawat isang upuan. Okay? Yung likod ng driver at likod ng pasahero may mga bulsa. Tapos very important to note, meron siyang air conditioning vent dito sa likod, no? So to isa pang favorite feature ko 'yan, no? Hindi ka mabibitin sa pagpapalamig dito sa likod kasi may additional na blower. Tapos meron din siyang USB ports dito pagdagdag sa charging.
At bukod sa USB ports na yan, syempre may lalagyan ka ng phone dyan para hindi malaglag kung may sinacharge ka ng telepono or anumang gadget. So, yun yung likuran, no? Maganda. Maganda ang itsura. Maganda rin ang view. Tapos kung anong itsura pag nakasakay ka sa likod. Yes, malaki yung headrest, no? Pero malaki rin kasi yung mga bintana. At ang pinakapanalo dito sa GD Azcara Luxury ay yung kanyang napakalaking sunroof na. So, although na-obstruct yung view mo dito pag nakaharap ka, pag lumingon ka naman sa kaliwa, malaki yung bintana. Pag lumingon ka naman sa gitna, okay, gumalaw ka ng konti at tumingala ka, magandang maganda nakikita mo. And dito rin sa loob ng Azcara, papansin din natin, meron ding, of course, merong patungan na siko dito sa gitna. May armrest siya. Tapos may additional pang cup holders dito sa gitna. Okay. So, usapang kaligtasan na. Okay mga autobuyers, pag-usapan naman natin ang kaligtasan. Itong Azcara, matindi yung mga safety features niya basically. Ano-ano yun, no? Unang-una, airbags. Animang airbag. Okay? Sa driver, sa passenger, sa harapan, tig-isa, so dalawa. Tapos, sa mga gilid, may mga side airbag siya. So, animang airbags paligid sa mga pasahero. Bukod dun sa mga airbags na binanggit ko sa inyo, may ABS siya with electronic brake force distribution. Meron siyang hill descent assist. Okay? May electronic stability control siya. Tapos, kumbaga, may traction control at saka hill start assist. So, kumbaga, punong-puno yung ano, punong-puno na mga safety features, no? Bukod dun sa dagdag na driving aids tulad ng adaptive cruise control. Pero ay ang isang map na pansin ko talagang maganda din dito ay ang kanyang 360 degree view all around camera, no. Maganda na may ganong camera, pero mas magandang babanggitin ko sa inyo ay grabe yung resolution ng camera. Napakalinaw, no. Tapos nakatambal pa yan sa isang 12.3 inch infotainment system. So kitang-kita mo talaga, no, yung mga nakapaligid sa labas ng iyong sasakyan. May option ka para 2D or 3D. So, yan ang matitinding tampok na sistemang pangkaligtasan meron itong Azcara. And to top it off, yung luxury variant, itong tinatampok natin ngayon, itong sinusuri natin ngayon, ay isang all-wheel drive. So, dagdag pa rin yan as we have mentioned before in the past reviews, no, all-wheel drive vehicles are safer and easier to operate and control as opposed to two-wheel drive vehicles. So ito, all-wheel drive. At ang pagiging all-wheel drive niya ay definitely nakakatulong sa kaligtasan ng driver at ng pasahero ng isang sasakyan. So, yan yung malulupit, no? Okay mga autobuyers, just to give you an idea, no? Ganyang kalinaw yung camera, okay? Dapit silim na, okay? Kagabi na, at ganyang kalinaw yung camera. Hindi siya noisy, ika nga. So, kung isa-set natin sa 3D view, kung ano yung kulay ng Azcara mo, no? Kasi makikita mo, yan, no? Quarter front, okay? Rear, okay? Rear quarter, no? So, malinaw kahit na may kadaliman na sa labas, no? Tapos yung 2D view, no? Kung ano yung nakikita natin sa kaliwa, kanan, yung limitations, no? So, yung mga guide rails sa harap at sa likod. So, yan. Ganyang kalinaw po yan, mga autobuyers. Okay, mga autobuyers. Usapang pagganap na. Unang-una, okay? Itong Azcara na luxury ay isang mild hybrid na sasakyan. Ano yun? Meron siyang baterya na tumutulong para mas makagaan sa makina. Okay? Babawasan yung konsumo ng gasolina
makatulong sa acceleration, actually nakakatulong nga siya dahil nakadagdag siya ng 50 or 48 Newton meters of torque, no? Dagdag tulong sa acceleration. Ang makina ng Geely Ascara ay isang 1.5 liter, okay? Turbocharged 3-cylinder gasoline engine, okay? Sabi nyo, late naman, tapos 3-cylinder pa, 'di ba? Well, turbo naman, 'di ba? Tapos bukod diyan, no, 7-speed na dual clutch transmission na wet type, okay? So very responsive at very quick yung nakatambal na transmission dito sa Ascara. So nakakatulong din yan sa pagganap kasi talaga namang mabilis responde yung transmission. Ano pa, no? Ano pang meron dito? Nakakadagdag pa dito ay ang kanyang EMS. Ano yung EMS? Electric Motor Synergy System. Anong ibig sabihin nun? Okay? Unang-una, mayroon siyang electric motor na nakakatulong doon sa pagganap ng makina. Okay? At yung electric motor na yan, chinecharge yan or kumukuha ng lakas yan sa isang battery. Yung battery na yan, okay, ay na-charge habang umaandar yung sasakyan at habang humihinto rin yung sasakyan through regenerative braking. So, yung dagdag na motor na yan, electric motor na yan, nakadagdag ng around 45 Newton meters of torque, no? So, malaki yung contribution niya dun sa pagiging mas efficient ng pagganap ng Ascara. Ang napansin ko na obvious dito, yung electronic start-stop niya nitong sasakyan. Sa ibang sasakyan, pansin na pansin mo yun pagka humihinto or nag-a-idle yung makina. Dito halos hindi mo mapansin. Seamless yung pag-on at pag-off ng engine pag nakaprogram yung electronic start-stop. So, yun ang isang magandang napansin ko dito. Nag-jerk, tuloy-tuloy lang ang takbo. Tapos ang ganda ng NVH, napakatahimik nitong cabin, nitong Ascara. Tingin ko, maandar ka na, tahimik pa rin. May weird sound lang ang 3-cylinder engine, pero dito, very very much bearable yung sound din. Actually, hindi na nga marinig masyado. So, ano pang masasabi natin tungkol dyan sa makinang yan? Napansin ko na nasa mga with traffic LED, matraffic na, nasa mga 7 kilometers to a liter ako. Ayun ang konsumo, city driving. We'll get the chance to bring this out of town. Hopefully, so makapagbigay ako ng insights pa dyan, maybe in the comment section. Pero yun ang konsumo, no? Pero minsan, nakikita ko sa trip computer, pag hindi masyadong matraffic, nasa 10 kilometers to a liter. So balik tayo sa makina. Yung makina ng Ascara, okay, na luxury with the EMS ay lumilikha ng 190 kapangyarihang kabayo. At ang makinang yan, ang 1.5 liter 3-cylinder engine na turbo na yan ay lumilikha ng 300 Newton meters of torque. Mabilis yon mga autobuyers. Nantakin nyo, medyo harurot yun, no? Harurot mode yun, no? Para sa isang sasakyan na ganito kalaki, no? 300 Newton meters of torque is really a lot para talagang humataw or umarangkada ng mabilis ang sasakyan. At nakakatulong din yan dun sa katipiran kasi nga power to weight ratio, imagine 190 na horsepower tapos 1.5 lang yung makina. Kaya, tapos meron pang support, no, with the EMS. Kaya nga tinatawag ang Ascara na isang mild hybrid na sasakyan. So, yun yung mga tampok ng Ascara na walang katulad sa merkado ngayon. Walang mild hybrid na all-wheel drive na SUV. No? May hybrid, no? Pero mild hybrid, wala. Ngayon, ang susunod na katanungan dyan, no? Siyempre, grabe, loaded with technology. Pinatindi pa ng Geely yung confidence ng mga mamimili ngayon kasi
merong 5 years na warranty ang Azkara luxury. Tapos kung hindi man 5 years or 150,000 kilometers. Ganun katagal yung warranty period ng Azkara. So that's to add to the confidence of the consumers right now na one, they're here to stay definitely, and ginagarantya nila yung mga sasakyan ng ganun katagal, no? Ang masasabi ko lang talaga magandang proposition kasi bukod sa maganda yung itsura, ito nyo naman sa labas, masarap talaga siyang i-drive. Para sa akin, kasi tahimik yung sasakyan, tapos swabe yung takbo. Very, very refined. Kumbaga, pino siya manakbo. Kung gusto mo i-drive ng mabilis, kung gusto mo, relax lang, namamasyal ka lang. Swak na swak yan dito, no? Hindi ka mapapagod i-maneho kasi tahimik. So, marunong makinig ng radyo. Maganda rin tumunog yung radyo. No? Wala ka nang babaguhin dito, eh. Kumbaga, pag binili mo, package deal na, kompleto na, no? Meron ka ng all-wheel drive, mild hybrid, na turbo na sasakyan na marami kang pwedeng i-tweak, no? Sa kung anong gusto mong driving condition, no? Yung off-roading, hindi naman natin susubukan yan, hindi pa natin masusubukan. Wala tayong sapat na panahon para subukan siya off-road. Pero on-road conditions, it's fantastic, no? I can't think of, wala akong ibang maisip na salita kundi talagang mahusay ang Azkara, maganda, mahusay at pinong-pino manakbo. Siguro ang susunod na katanungan natin diyan magkano ang Azkara? Okay. Ang Geely Azkara ay nagkakahalaga ng 1,578,000 piso. Okay? Yan ang halaga ng isang mild hybrid na all-wheel drive na SUV mula sa Geely. Okay? Yan ang presyo niya. At ang kasama niyan, yung presyong yan ay 5-year warranty or 150,000 kilometers sa milyahe. Alin man ang mauna sa dalawa. So, dito na po nagtatapos ang aming pagsusuri ng 2020 Geely Azkara. Ngayong pandemya nilabas tong Azkara, pero medyo nagulat ako, madami na po akong nakikita sa daan. Dalawang variant ang Azkara, ang luxury at ang premium, no? Tatampak din ho natin yung premium. Yung premium ay isang two-wheel drive version naman. So, kung meron po kayong katanungan, may komento, wag po kayong mag-hesitate to contact us. Advice nyo po kami kung may tama ba, may mali ba, may gusto kayong idagdag na impormasyon tungkol dito sa Geely Azkara. Pakilagay lang po sa comment section below. At muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Auto Buyers Philippines. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo at pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Please subscribe to our channel. Konti na lang po. Kalahati na po. Mag-iisang 100,000 na tayong subscribers. Tulungan niyo po kami umabot ng 100,000 subscribers. Again, maraming salamat. Paalam.